Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Bago ang lahat, shoutout kay Ma'am Jackie Jose na ang pinili sa membership ay Idol. Shoutout kay MJ Yox na ang pinili sa membership ay Super Idol. Maraming maraming salamat sa suporta. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si James ng Quezon City at nais ko rin po sanang magbahagi ng kwento. Karanasan namin ito ng tito ko na hinding-hindi malilimutan. Nangyari ito sa isang lugar, sakop ng Lucena City. Ang tito Boyet ko, nagtatrabaho noon bilang chef sa isang mall sa kaparehong lugar at ako naman ang helper niya sa kusina. Si tita naman, naghahanap ng pwesto noon para gawing resto and bar. At yun na nga, hindi nagtagal nakakuha naman siya at malaki ito dahil may second floor. Inaya niya kami ng tito ko kung gusto ba naming magtrabaho sa kanya. At dahil nagkasundo, umayag naman kami. Si Tito Boyet ang cook doon, ako ang cashier at may isa kaming waitress. Sa unang araw, inayos namin ang pwesto pati na yung second floor dahil doon kami matutulog. Kainan sa umaga at resto bar naman sa gabi, pero hindi katulad sa iba na may mga babaeng pwedeng i-table. Sa amin, inuman at video kay lang. Ganun na nga po, sa umpisa okay naman. Medyo malakas ang benta dahil nauubos talaga ang mga ulam. Sa unang gabi namin sa bar, may pumaradang tricycle at ang sabi niya, "Pre, ice chicks niyo dito ah, sexy." Sagot ko naman, "Ano po sir, ay baka yung ano namin, yung waitress, wala po kaming available na babae dito, video okay lang tsaka inuman." "Hindi, kilala ko naman yung waitress nyo eh, dun o nakaupo kanina tapos sumakyat sa taas." "Saan po? Wala po akong napansin sir." Sagot ko sa kanya. Napakunot noo ako dahil wala naman kaming kasamang ganong babae sa bar. Ang nasa isip ko ay baka lasing na at nagbibiro lang si Manong. Ang sabi niya, nakapalda raw ng itim ang babae. Sexy at naka high heels pa. Eh hindi naman ganon ang suot ng waitress kaya nasabi kong baka lasing na siya. Nung umalis na si Manong driver, dali-dali akong pumunta ng kusina at tinanong ang tito ko kung dumating na ba yung girlfriend niya na si Tita Nanette. Baka kasi kako, ang nakita niya ay yung girlfriend ni Tito. Pero ang sagot niya, wala pa at hindi pa dumating si Tita Nane. Kaya nasabi ko na lang na baka lasing na nga si Manong driver. "Bakit mo naman natanong, James?" "Eh kasi Tito, sabi nung driver kanina sa labas, may nakita raw siyang babaeng nakaupo doon tapos sumakyat sa taas. Kala ko si Tita Nanette." Ganun ba? Eh sino naman kaya yon? Baka yung waitress." "Ewan ko nga Tito, baka lasing na yon. Kasi sabi niya maganda raw tapos naka high heels. Hindi naman ganun ang suot ng waitress natin." At yun na nga sir, dahil abala nun si Tito, umakyat ako sa taas upang hanapin kung sino yung babaeng tinutukoy ni Manong driver, pero wala naman akong nakita kaya bumaba na lang ako. Nung nagsidatingan na ang mga customer, bumili na sila ng alak at nag-inuman, syempre, kasama na ang kantahan. Maya-maya nun habang kumakanta sila, nagtaka yung isang customer dahil parang may babae raw na sumasabay sa kanilang pagkanta. Nung tinanong nila ako, ang sabi ko baka echo lang. Pagpatak ng alas 11 ng gabi,
Sa di maipaliwanag na dahilan, bigla na lang namatay ang video kay. Paano kasi nung tinignan ko ang saksakan, hindi naman natanggal sa outlet kung kaya ang nasa isip ko noon, baka nasira na. Pero nung tinignan ko ang switch, laking pagtataka ko dahil naka-off na ito. Napaisip talaga ako noon kasi nakaharap din ako sa video kay at alam kong walang lumapit doon. Ang ginawa ko na lang, binuksan ulit at nagpatuloy sila sa kantahan. Maya-maya, tinawag ako ng isang customer at ang sabi nito, "Pre, pwede ko bang i-table yung babae?" Sagot ko naman, "Sino sir? Wala kaming babae rito sir, waitress lang." "Hindi, yung nakasalubong kong babae na pumasok sa banyo." "Ha? Baka waitress po namin sir." "Pero andito naman yung waitress sir, ayan oh. At wala po kaming babaeng tinitable dito sir." "Ganun ba? Ay sino yung babaeng nakasalubong ko sa CR?" "Oo nga no, wala naman kaming customer na babae tsaka wala kayong kasama. Pero sige, tignan ko muna sir." Ganun na nga po Sir Alex. Pumunta ako ng banyo at chinek ko kung may tao o wala. Ilang minuto rin akong naghintay at nung binuksan ko ang pintuan ay wala naman tao. Nasabi ko na lang na baka lasing na yung customer namin na yon. Ganun na nga. Pasado alas 12 ng gabi na nung kami nagsara. Kinabukasan, maaga pang namalengke si Tito Boyet para gawing ulam at pambenta. Pagsapit ng gabi, inimbita niya ang mga barkada nito at marami ang dumating. Masaya dahil nag-inuman at kantahan. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, bigla na lang namatay ang video kay. Sa puntong yon, may kutob na akong may multo nga siguro sa pwesto namin doon. Nagalit ako sir kasi nga, may mga bisita si Tito at dahil medyo lasing na ako noon, umakyat ako sa taas habang nagsasalita. Ang sabi ko, huwag namang bastos dahil nagkakasiyahan kami. Pagkatapos noon, bumaba ako at pinaandar ulit ang video kay. Kaya ayon, tuloy ang kantahan at sobrang ingay namin. Maya-maya noon, sabi ng kaibigan ni Tito, "James, may maganda pala kayong kasama dito ha, ba't di mo pinakilala?" "Sino ba yung waitress?" "Hindi, kilala ko naman yung waitress niyo eh. Hindi kami talon yan, parang kapatid ko lang yan." "Eh sino?" "Yung babaeng nakasalubong ko sa banyo kanina. Ang ganda niya pre ha, nakaitim yung palda, naka high heels, tapos mahaba ang buhok." Wika nito sa akin. At habang nag-uusap kami, ilang sandali lang, biglang pinatay ulit ang video kay. Kasabay nun, may malakas kaming narinig na kalabog sa taas. Nang mga sandaling yon, kahit nakainom na, natakot yung kaibigan ni Tito at sinabing baka multo yung babaeng nakita niya sa CR. Pabalik-balik daw ito sa taas, pupunta ng banyo tapos aakyat. Sabi naman ng isa pang kasama nila, baka multo nga ang nakita ng isang kasama nila na baka naingayan sa amin. Ang Tito ko naman, umakyat sa taas habang panay ang mura. Maya-maya nun, dumating ang girlfriend ni Tito Boyet. Sinabi namin sa kanya ang nangyari at ang sagot niya, "Tama na kasi yan at masyado na kayong maingay? Gabi na oh, baka nagalit na yan sa inyo?" Kaya ayon, nagpaalam na lang ang mga bisita ni Tito at nagsarado na rin kami. At dahil marami pang ala, sabi ni Tito kaming dalawa na lang daw ang uubos noon. Si Tita Nanette naman, umakyat na sa kwarto sa taas at nagpahinga. Inabot kami ng alas 3 ng madaling araw. Nang mga oras na yon, lasing na si Tito at pasigaw niyang minumura yung nagpaparamdam na multo.
Maya-maya, pumunta siya ng kusina para kumuha ng pulutan namin. Habang panay pa rin ang mura. Ako naman, andun lang sa mesa nakaupo. Animal kang multo ka. Nagkakasiyahan kami, ginugulo mo. Buisit kang multo kang hayop ka. Pagmumura ni Tito Boyet. Ngunit ilang sandali nun, bigla na lang siyang sumigaw at pumaripas ng takbo papunta sa akin. Ang sabi niya, may lumutang daw na kawali sa kusina at lumapit sa kanya. Ako naman, halos manerbiyos pagkarinig sa sigaw niya. Naakala ko kung ano na ang nangyari sa kanya. Binalikan namin ngayon ang kusina. Pagdating doon, halos hindi ako makapaniwala dahil totoo ngang may lumulutang na kawali. At dahan-dahan itong lumapit sa amin tapos hinabol niya kami. Sa sobrang nerbiyos, nawala yung kalasingan namin. Halos iiwan kami ng aming mga kaluluwa. Kung kanina'y matapang si Tito, ngayon nag-uunahan kaming makalabas ng pintuan. At nung nasa labas na, nung tinignan ko ang bahaging kusina, doon ko palang napatunayan na totoo nga ang babaeng sinasabi ng mga customer. Ang babaeng nakapalda ng itim at sobrang sama ng tingin niya sa amin. Yung kawali naman, nasa harapan na ng pintuan. Siguro, binato niya ito sa amin at hindi lang tumama. Si Tita Nanette naman dahil nasa taas pa siya noon, sinabihan na lang namin na huwag bababa. May susunduin lang kami at babalik din kaagad. Pumara kami ng tricycle at dali-daling sumakay papunta sa bahay nila Tita Bebe. Nung andun na kami, sinabi namin ang nangyari sa resto bar. Kaagad naman niya kaming sinamahan pabalik doon at nagdala siya ng holy water. Si Tita kasi may konting alam din sa mga bagay na ganyan. Ganun na nga, pagkarating namin sa resto bar, gulat na gulat kami dahil ang gulo na ng mga upuan doon sa loob na parang pinagtatapon ang mga ito. Agad din naming pinuntahan ang girlfriend ni Tito sa taas. Ang ginawa ni Tita Bebe, nagdasal siya sa bawat kanto ng resto pati na sa kusina. Pagkatapos nun, sinabihan niya kaming huwag nang mag-ingay dahil galit daw ang multo. Maya-maya nun, nagpaalam si Tita Bebe na uuwi na. Ngunit dahil sa takot, nagdesisyon kaming sumama na lang muna sa bahay nila at doon na lang makikitulog. Pumayag naman si Tita kaya ayon, sama-sama kaming umalis. Kinabukasan dahil sa pangyayari, sa araw din na yon nagdesisyon kaming lumipat na ng ibang pwesto. Agad na kaming nag-impake at sinakay ang mga gamit sa tricycle para makaalis na sa lugar na yon. Nag-aalala kami kasi baka sa susunod hindi nakawali ang hahabol sa amin. Na baka sa susunod, sapian na ang isa sa amin doon. At yun na nga, nung pinadlak ko na ang salamin na pintuan, biglang nagsalita ang driver at sinabing bakit daw pinapadlak, eh parang may babae pa raw na naiwan sa loob. Ang sagot namin sa kanya, wala kaming ibang kasama. Ang napansin niyang parang babae, hindi tao kundi isang multo. Sinabi rin namin sa kanya na yun ang dahilan kung bakit kami umalis sa pwesto na yon. Nalaman na lang namin sa huli na ang pwesto na yon ay dati palang beer house at may mga babaeng pwedeng i-table. Nang dahil sa selos, may isang GRO raw ang binaril sa loob ng banyo na siyang dahilan sa agaran nitong pagkamatay. Na kaya pala ito nagmumulto ay dahil hindi matahimik ang kaluluwa. At yun lang po sir ang naging karanasan namin ng tito ko sa kababalaghan. Hanggang dito na lang. James ng Quezon City.
Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako po muli ito si Alvin Camaria ng Negros Occidental na muling magbabahagi ng kwentong may kaugnayan sa kababalaghan. At siya nga pala sir, maikling maikli na kwento lang po ito pero naaayon sa totoong pangyayari. Taong 2015, buwan ng Setyembre, kakasimula ko lang noon mag-work sa isang mortuaryo. Panggabi ang schedule at nag-iisa lang ako. May gwardiya naman pero nasa labas nagbabantay. Kapag walang customer, nakapatay ang karamihan sa mga ilaw. Nung una syempre, naninibago kasi nga ako lang mag-isa sa loob. Ang ginagawa ko na lang, nililibang ang sarili gamit ang cellphone. Ganun na nga sir. Minsan isang gabi, siguro pasado alas 11 na nun, nalowbat ang cellphone ko kaya naghanap ako ng outlet kung saan ko ito pwedeng i-charge. May nakita ako sa likod na bahagi ng mortuary pero madilim. Hindi naman ako natakot kasi nga medyo matapang din tayo kaya hindi na lang ako nag-on ng ilaw. Ganun na nga po. Habang naghihintay ma-full charge ang aking cellphone, maya-maya nun may narinig akong mahinang sit-sit na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagulat ako sir kaya agad kong hinablot ang charger sa outlet sabay karipas na ng takbo. Wala nang lingon-lingon yon, dire-diretso na hanggang dun sa aking pwesto. Pero nung nasa hallway ako, may nakasalubong akong lalaking nakaitim. Sa sumunod na gabi, nalowbat na naman ang cellphone ko. Wala akong magagawa kasi dun lang ako sa likod pwedeng magsaksak ng charger kaya ayon, nangyari ulit yung nangyari dati. Laging ganun ang nangyayari kapag andun ako nagcha-charge ng aking cellphone. Kapag nasa hallway naman ako, may nakakasalubong na lalaking nakaitim. Minsan nung nagkausap kami ng gwardiya, naikwento ko ito sa kanya. Ang sabi niya, iskan anong matabo, hindi kagid magtulog da ha. Natulog ako da siyang una, pagbugtaw ko ba ulilintian. Nagbalabag sa alagyan ang mga bangko nga ginhigdaan ko. Ibot ako te, dalagan ko eh. Kahit anong mangyari, huwag kang matulog dyan ha. Natulog ako dyan dati paggising ko. Nakaharang na sa daan mga upuan na hinigaan ko. Gulat ako kaya yun, takbo. Mahabang wika ng gwardiya sa akin. Pero habang tumatagal, nasanay na lang ako at naging normal na lang din sa akin ang sit-sit at ang pagsalubong ng lalaking multo sa hallway. Nilakasan ko na lang ang sarili kasi nga, doon ako nagtatrabaho. Minsan isang gabi, pumunta ang kaibigan ko na si Kim Puput. Kinuwento ko rin sa kanya ang naging karanasan ko na yon. Hindi naman siya natakot. Ang sabi niya, kapag may sumitsit, sitsitan ko rin daw nang sa ganon. Titigil ito, tapos dapat parang matapang daw. Kaya nung minsang nag-charge ulit ako, nung may sumitsit, sinunod ko yung sinabi ni Kim Puput. Linte! Panitsit ka nga panitsit da. Unisog ka, pakita ka blasakon. Hindi nga, asta ka lang nga sitsit da. Linte! Sitsit ka ng sitsit dyan. Kung matapang ka, magpakita ka. Hindi yung hanggang sitsit ka lang dyan. Ganun na nga, sir. Simula nun, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi na naulit pa yung paninitsit niya sa akin tuwing nagcha-charge ako ng aking cellphone. Tila, epektibo yung sinabi ni Kim Puput. Fast forward tayo. Taong 2018, may customer kaming naging kaibigan ko na rin. Habang kami nagkwentuhan noon, dumating ang lola niya. Nagtaka ako kasi tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Ako naman, umalis na lang at bumalik sa aking pwesto pero
Napapaisip ako kung bakit ganun ang pagkatingin sa akin ng lola niya. Maya-maya, dahil inaantok, humiga muna ako sa harap ng chapel na walang tao. At habang nakahiga, nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Nung napatingin ako sa mga paa niya, napabalikwas ako ng bangon. Paano kasi, hindi nakalapat sa lupa ang mga paa niya. Lumulutang tapos, bigla na lang siyang nawala. Hinanap ko pa yun sir pero hindi ko na nakita. Makaraan ang ilang minuto, lumapit sa akin ang kaibigan ko at ang sabi niya, nakita rin daw ng lola niya yung babaeng dumaan na nakalutang. Kinausap daw siya ng kanyang lola at ang sabi bukas daw ang aking third eye. Sabihin daw sa akin para hindi ako magtaka kung bakit niya ako tinignan mula ulo hanggang paa. Sa sinabi ni Lola, kung pagbabasehan sa aking mga karanasan, totoo ang sinabi niyang bukas ang aking third eye. Paano kasi, nakakakita ako ng multo. Nung tumagal, nasanay na lang din ako na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At dahil sa mga karanasan ko, ang masasabi ko lang, mas marami ang nagpaparamdam at nagpapakita sa simbahan kesa sa sementeryo. Yun nga lang, makikita mo sila kung bukas ang iyong ikatlong mata. At yun na po sir ang maikli kong kwento sa katatakutan. Maraming maraming salamat. At sana inyo rin nagustuhan. Hanggang dito na lang. Alvin Camarian ng Silay City, Negros Occidental. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako na naman tayo sa ating membership shoutout. Binabati ko unang-una sa bagong nag-renew ng kanyang badge si Ma'am Reyna Acosta G. Ayan, maraming salamat sa support, 3 months member na si Mama. Kay Ging Cordova na 2 months member na, kay Burns A na 10 months member na, kay Rose Ulalia na 9 months member, kay Jason Laurinio na 5 months member, kay Farmer Nurse na 1 month member, kay Dakilang OFW Vlogs na 3 months member na, kay Sid Vicious 1 month member, kay Jovi Taghap na 8 months member na, kay Alvin Samson na 5 months member, kay Jackie Jose na 7 months member na, isang idol, maraming salamat ma'am. Kay Mitch Yasas, 3 months member. Kay Jamila Cuevas, 2 months member. Ida Irer na 2 months member na rin. Kay Len TV na 10 months member na. Kay Ma'am Sarah Brightman na 8 months member na. Kay Vash A na 1 month member. Kay Wailami, 3 months member. Kay Sabrina Shikagiel, 4 months member na. Kay Story Hikes of Totsky na 1 month member. Kay Jacqueline Jose na 7 months member na rin. Kay Wilma Tambuya, 10 months member. Kay Bayot Narakista Vlogs, 11 months member na. Kay Bisaya Single Vlogger na 1 month member na. Kay Mahal Biyux, 2 months member. Kay The Green Dossier, 2 months member na rin. Kay Jenner Sese na 3 months member na. Kay June Santoyo na 3 months member na rin. Kay Christine Olzo na 1 year member na. Kay Reyna Grandia, 3 months member. Kay Johnny Limbio na 9 months member. Lady Jackson, 8 months member. Kay Unix Saino na 4 months member, kay Lavi Del Ri na 8 months member na, kay Hope Riker na 11 months member, at eto mga 1 year members natin, no? Kay Tals 2015 Katahom, 12 months, kay Darlene Kabatuan, Angels Merez, at kay Miss Puerto na mga 1 year member na. Ayan. Ulit maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating munting channel mga kaibigan. At syempre sa mga commentators natin last update,
Isang mabilisang shoutout lamang po tayo guys. Uulitin ko yung mga gustong magpa-shoutout, mag-reply lamang po sa ating pinpost. Binabati ko unang-una si Ma'am Christine Olzon. Ayan, hi, good evening sa inyo. Pa-shoutout sir, salamat, God bless you and more power. Ayan, thank you Ma'am Christine Olzon. Kay Christy Harm, hi sir. Ayan, maayong gabi, shoutout to all viewers. Ayan, maraming salamat Ma'am Christy Harm. Kay Imelda Reyes, ayan, shoutout po sa lahat ng nag-work dito sa ibang bansa. Ayan, ingat-ingat lagi. Ayan, from Imelda Reyes, kay Farmer Nurshen. Hello everyone, supermodel shoutout. Ayan, kay Lizly. Good evening Sir Alex, present po, listening to your horror stories. Ayan, pa-shoutout po, salamat and God bless. Sige. Maraming salamat po sa iyo Ma'am Lizly. Kay James Kai Solon, shoutout sir, listening from Cebu, kay Seed Vicious. Boss, pa-shoutout naman kay Boss Macdaw ng Babaylan at kay Ominous Cookie, mga narrator na kalugar ko dito sa Bulacan. Ayan, support po, thanks and God bless. Sige. From Seed Vicious, kay Filipina Palsario, sorry sir Alex, hindi na ako makapanood ng live. Back to back na ang work. Ayan, lockdown is over. God is good all the time. Ayan, from Filipina Palsario. Sige ma'am. Kay Gina Kalunod pa, shoutout Sir Alex. Salamat. Ayan, shoutout sa iyo Ma'am Gina Kalunod. Punta makauli, nakakarong nga August sa Zamboanga, no? Para naanapod tayo bagong kwento ma. Ayan. Kay Jude's Evening Star, good morning sir. Ayan, listening po while doing my course. Ayan, sige. Kay Lilibeth Andrade, good day sir, Idol Alex, and happy listening to everyone. Ayan, shoutout sa iyo ma'am. Lilibeth Andrade, kay Susan De Los Santos, have a blessed day sir. Ayan, salamat sa shoutout. Welcome po ma'am, Susan De Los Santos. Kay Sandra Herrera, pa shoutout sir Alex, God bless you always. Thank you ma'am Herrera. And last but not the least, Anton Parcon, shout out. Ayan, thank you sir. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Anton Parcon. At sa lahat ng mga silent listener, ganun din po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kuwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.